ang challenge sa episode na ito. Tingin ko sa kanya parang magaling naman dun sa ano, mga 800 meter. Ang dami ng kahoy. Bumangga siya sa kahoy, sa puno ng kahoy. Binisita namin ang bayan ng Carmen sa lalawigan ng Bohol para maglagalag sa mga bulubundukin sa lugar na ito. We are now here in Carmen, Bohol. So alam niyo naman na ma-famous talaga yung chocolate hills dito, guys. Kaso nga lang na taong pandemic ng COVID-19, kaya naman sarado ang mga establishmento. Mabuti na lang at napadpad kami sa South Harris na kung saan ay mayroon silang pribadong ruta para malagalag ang nasabing lugar. So now po, nandito tayo sa terrace. Malapit lang dito sa Chocolate Hill, so you can turn around po kung mag-ATV po kayo. Pero ano nga bang kakaiba sa nasabing bulubundukin at gaano karami ang mga ito? Yung Chocolate Hills kasi para yung chocolate na nag-drops like Hershey's na ganon. Meron yang 1,776 wow! hills po. Yun naman pala kaya tinawag itong Chocolate Hills. Pero sa lahat ng mga video na ating makikita, bakit hindi Green Hills sa halip na Chocolate Hills ang tawag dito? Ito ay dahil sa tagtuyot nung panahon na madiskubre ang nasabing lugar, kaya naman talagang chocolate brown ang kulay nito. So mas magandang bisitahin ito sa summer na panahon ng tag-init. Talagang na-enjoy ko yun talaga kasi dami talagang hills na nakikita mo dito sa likuran ko at saka parang nito talaga yung nakikita mo dito. At yun nga, para maikot ang lugar na ito ay kailangan nating sumakay sa ATV o all-terrain vehicle. Gusto nyo nga makatingin sa ibang mga bundok, yung mahaba, yung muko. Sagay lang kayo sa ATV, parang matingnan nyo lahat ang chocolate hills. Kung gusto nyo tumunta sa chocolate hills, meron po tayong ATV. At syempre kasama natin ang ating indie document artist na si Pinoy Geek Adventurer para i-document ang lugar. From this morning kasi, first namin na guest si Pinoy Geek Adventurer talaga. Nalalaman ko na isa pala siyang adventurous and at the same time gusto pala niyang i-document ang aming lugar. Subalit limitado lamang ang mga lugar na ating may explore. Since pandemic po tayo, marami po kaming mga offers na close pass. So, kung anong may offer namin na para i-document niya, so para naman marami ng turistang magpunta dito sa aming bayan po. At syempre, tulad ng inaasahan, may kakaibang gimmick itong si Geek Adventurer. Dahil sa kanyang pabidang pagsuot ng character mask. Tapos, yun na po, nag-briefing ako sa kanya. So, nabigla ako kasi nakikita kong may kaiba pala siyang costume. Nagulat naman ako kasi pagdating niya, nagsusya ng yung costume niya. Like characters na parang ganun talagang nabigla ako kasi first time ko po yung nakita. Kaya nga tumawa ako kasi baka ma-offense siya kasi ngayon lang talaga ako nakikita ng ganun. At dahil walang ibang tao sa lugar dala nga ng pandemic, ay ano pa nga ba kundi si Geek Adventurer na rin ang ating challenger sa reality adventure na ito. Ang paglagalag sa Chocolate Hills. So yun, nagsimula ng maglagalag sakay ng ATV ang ating bida. Sinabihan ko kaya mo yan sir kasi madaming puno ng kahoy doon. At delikado sa kanya yung padung punta kami sa yung mga daming mga bato. At pagkatapos, dun kami sa Mayham, sa trail. Punta kami dun sa madaming kahoy. Sa unang bahagi ng kanyang ATV ride, ay maayos naman ang kanyang performance. At tuloy-tuloy yung daan namin dun. Parang tingin ko sa kanya, parang magaling naman. Subalit sa kalaunan, dahil sa limitado lamang ang nakikita niya sa loob ng kanyang mask. Doon sa mga 800 meter, ang dami ng kahoy.
bumangga siya sa kahoy, sa puno ng kahoy. At sinabihan ko, ano, kaya mo ba, sir? Ah, sabi niya, okay naman. Kaya naman katakot-takot na paalala ang pinaabot ng ating tour guide. As a guide, gusto kong safety ng mga guests namin. Talagang gusto kong walang ano, may injury at saka tuloy-tuloy yung mga takbo namin doon sa trail. At saka safety first talaga yung aming inuna dito sa Sotiras ETV. Talagang hindi na may payagan kung yung iba malakas magpatakbo ng ETV. At talagang anuhin namin, pagsabihan namin, dandahan lang kasi baka may injury po kayo. Anong mangyari, mabalihan ba kayo ng buto? Nag-guide po ako, wala talagang matigas yung ulo, talaga masunurin naman sila kung anong pagsasabi namin kasi safety na naman sa guest yon. Kayong nanonood sa Pinoy Adventurer, huwag nyong subukan na mag-gamit ng mga mask o kahit anong mga uri ng ganyan kasi mahirap at saka Mahirap at bilisado sa pag-step ng kursa ay pinagbigyan ko lang siya kanina. Sa kalaunan ay narating din ni Gikat ng ating guide ang lugar patungo sa pinakamataas na bundok. Sinimulan niyang akyatin ang bundok patungong pinakatuktok nito. At sa kalagitnaan ng kanyang pag-akyat at ay nagsisimula ng umulan. Kaya naman aabangan natin kung madudulas ba siya sa daan na kanyang tatahakin. Mga ilang minuto pa ay narating na niya ang pinakamataas na bundok. I am Groot. Na siyang main viewing deck ng Chocolate Hills. Dito mamamalas ang likas na kagandahan ng buong Chocolate Hills. Bagamat hindi chocolate brown ito, ay talaga namang napakagandang pagmasdan ang luntiang kulay nito. Mga ilang oras pa ay nagdetour naman ang ating bida patungo sa isang part ng Carmen. Para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak sa sanctuary ng mga ito. Dito makikita ang pinakamaliit na uri ng matching sa buong mundo na tinatawag na Tarsier. Talaga namang kamukha ng ating bida ang naglalakihang mga mata ng mga ito. Mga ilang minuto rin na nagstay si Geek sa sanctuary bago tuluyang bumalik para tapusin ang kanyang adventure. Yun na nga, natapos ni Geek Adventurer ang kanyang ATV adventure sa episode na ito. Kaya naman pasado ang grado niya sa kanyang challenge. Dahil kahit limitado ang kanyang paningin sa loob ng mask, at nabangga siya sa simula ng kanyang ATV riding. I am Groot. Ay nakapaglagalag siya sa daan-daang bulubundukin ng Chocolate Hills. Abangan ang kanyang susunod na adventure, na kung saan ay maglalagalag naman siya sa ibabaw ng tubig. Wow! Sa daan-daang isla sa lalawigan ng Pangasinan.